din yung kanina eh, no? Ano actually, alis sila kanina. Oh, na, alis, alis lang ang nawala, no? Yep. Nandun pa rin yung Benedetta at yung Esmeralda. Yung Esmeralda kasi nasa American Cock, last game nung Archangel. Ah, Archangel, tama. Okay, yun ang alam po, yun ang katapat ng alis eh. Hmm, tama, alis. Ayun nga, tama. So, hindi ko alam kung mag-aalis ba dito ang Team Archangel kasi kailangan nilang tapatan ng isang sustain din dito eh. Eh, yun ang magandang match-up guys eh. Hmm. Selena, ay, Selena tuloy, sorry. Speaking of Selena, ban pala si Selena, no? Eudora ban! Uy, ayos to ha. Oh, kasi diba, yung Eudora Joed combo, sakit nun, men eh. Masakit din, talaga. Oh, instant delete ka pag level 4 nung Eudora. Punit ka talaga, kaibigan. Punit. Okay. Kaya ko siguro ibigay ng Archangel yun, yung minus 1 combination. Kasi nung Just ML Cup, usong-uso yun eh. Mm-hmm. Eudora meta talaga. Eudora Joed. Pag nakuha yun, parang insta-win. Mm-hmm. Uy, ayos to. Uranus ang pantapat nila dito kay Esmeralda. Mm. And yun nga, kailangan nila dito guys na talagang physical talaga. And I think alam ng Archangel yun. So I think they're going to lock on 8 clods. Maganda to. Magandang ano to eh. Marksman para sa Team Archangel. Pero jungler, Hayabusa ha. Kaya hindi ko magpapalit. Hindi na ata. Mukhang jungler Hayabusa nga talaga, no? Mm-hmm. Nako. Kanina, no, yung side na Archangel, na-delay nila yung Claude, eh. Okay. Nakikita natin, eh, halos pagputok ng 7 minutes, dun palang nakapag-Demon Hunter's Word. Oh. Actually, ano yun, dahil sa ano yun, Johed, eh. Oo, yung rotation. Mm-hmm. Pero this time, sila naman yung may kapit ng Claude. Mm-hmm. So, eto, tingnan natin. Kumbaga, parang nabaliktad yung senaryo. Nabaliktad. Yung Johed naman yung napunta doon sa Ngip City, tapos ang Claude naman yung napunta dito sa Archangel. Mm. Okay, so maganda yung pickings ng bot teams para sa akin ha. So palagan talaga. By the way guys ha, yung mga viewers na yung tropa na nanonood dyan, don't forget guys to share the stream on your timeline bago tayo mag-start. Eto na nga, daddy! Ayun lang, welcome to the game number 2, Archangel 1-0 na nga mga kaibigan against Snip City. Pakilala ko muna yung side ng AA sa blue side, Escalera with the Matilda, Saksa using the Claude, Joy Boy with the Paquito, Pink sa kanyang Uranus at Yasuo using... Itong si Hayabusa. Hayabusa. Mainit yan, Hayabusa. While here on the red side from the team, Ngip City. MM para sa kanyang Joel. Sa gitna naman, Benedetta. Mark Su para sa Esme. Ace para sa Lancelot. And Chang U for the... Kagura. Kagura. Manibaga ko, kaibigan. Nabibira rin kasi Mapik eh, no? Mm. Si Yong pa. Matagal, takal-tagal na nang hindi nalabas sa meta yung Kagura, no? Pero favorite ni Ate Chantel yan. Mm. Shoutout nga pala kay Ate Chantel, ha? Kagura, gods. At favorite niya ni Pakbet yan. Oo. Parehas pala sila kaibigang mahilig magpayong kahit hindi naulan. Pero teka lang kaibigan, tansyahan na naman. Dito sa bandang gitna, Escalera, tamang pronta. Joyboy dito. Eto nga, tama, Paquito tank nga sila dito, Daddy. Oo, yun nga. Parang same mechanic as Chu. Kaso nga lang may pinapagilip pala paligiran doon sa may taas. Pink. Pero ano naman natin na kaya mag-sustain ng isang Uranus na not Maju. Sinusundan nga siya ni MM. Gusto nga niyang guluhin yung pagkuha ng buff rito ni Lancelot. Pero yun lang, napa-atras siya kasi tinatlo na siya sa may top lane. Protektadong protektado. Kasi, pero ito, speaking of tinatlo. Tinatlo, kaibigan ko, pang-apat parang Skyplate si... Skyplate si Sagitno, mga tropa. Pero mukhang makakatakas siya. Nakaamoy, matindi ang pang-amoy ni Sagitno. Uy, pero trade pala ng gank dito, Daddy. Nako po, sa may top lane. Ayun na nga, yung Joehead. Dinamba si Pink. At yun lang, finally they brought down the Uranus nga ron. 1-0, 1-4-1 yun lang ang ating score nandito. Nakaganti kagad yung kabila inside nga rito ng Ipsy D. Palitan tropa eh, no? Hindi nag- ay, feeling ko both teams ayaw nilang sumabay eh. O yun nga lang ang tropa eh, kasi nakakuha sila ng gold queenstone sa tower samantalang yung sa shield ng team dito ng Archangel hindi sila nakabuelta ng gold eh, no? Eh hindi pagka-kill kagad medyo na nagpulasan kagad dito eh, no? Ang ganda, pagkakuha nga nila ng gold dun sa may shield, nakapitalize rito ng Ngipsi D, they transition it into the turtle nga rin, mga sir. So maganda yung sequence of events para dito sa side ng Ngipsi D. Pero slight gold lead lang, no? Mga 400 lang. So 400, 300 lang ang nilamang dito. Hindi ko alam kung bakit, pero I think kasi dahil lamang na kanina yung Team Archangel, tapos kumbaga parang nabawi lang dito agad ng Ngipsi D. Uy, pero teka lang, Claude, mukhang nagkakaroon ng agawan. Uy, bulag ta dito, uppercut sa panga coming from Joy Boy, laglag knockout si MM. Na-knockout nga rin si MM na natagpuan nga siya ng Paquito. Mm-hmm. Pero tignan natin mga kaibigan, sino ba nakakuha ng buff kanina? Hindi ko alam kaibigan, ang alam ko. Ay, nakuha pa rin ni Saksa.
na-secure niya pa rin. Kasi parang alam, nakita ko kanina nagkaroon ng invasion doon sa Lubak dito ng Team Ipsy D. Pero ito kaibigan, tansyahan na naman. MM, dito, ginugulo ang Bulbasaur. Yung Bulbasaur, gulong-gulo lang. Kanina daw ba talaga siya? Sino daw ba forever mga tropa? Ayan mukhang nakuha ni Escalera ang Bulbasaur doon sa Gedi. Si Repolio eh, no? Pero si Ace, with a Thorn Rose, nasaktan nga rito sa Escalera. Pero ang gusto nga nilang target rito na si Joy Boy. Smart missile lang para kay MM, yun lang, tansyahan nga rin sa mid lane, nag-clear na lang ng minion wave, saan papatungo kagad niya, saya, kaya, dito, yung side ng FCD. Napagamit ng BMA dito sa clutch. Oh, bro, alalim dito ni Pink, mga tropa. Grabe yung cut na ginagawa ni Pink, eh, walang takot eh, kaso nga lang tropa, ang takot, mabubura ba? Yun lang, kaya siyang sundan. Despite the fact, nandi nga tumama rin yung Phantom Execution na brought down nga nila yung Rhinos mga kaibigan. Mukhang kailangan yata niya mag-ingat, so sa gitna nga rito, ayun, inabot pa rin dito ang Escalera. Iba talaga kaibigan yung Matilda na Escalera, tropa, panay pronte. Pero ito na naman yung tank ni Joy Boy. Sabi ni Joy Boy, gamit kayo kanina, huwag mong agawin. MM dito, tansyahan na naman. Anong gagawin? Alam mo, magandang match-up to. Uy, bro, ano yun? Purify? Ang ganda ng Purify. Uppercut knock, uppercut left jab, right jab, coming from Joy Boy. Quad shadow ni Hayabusa. Shadow kill, bagsak. Shadow kill, sabay execute, no? Grabe, tinaser nga yung isang Kagura doon. 4-2. In terms of scoreline, lamang nga rito, yung side ng Archangel, make it 5-2. Nice combination coming from Joy Boy. Habang yung mga tropahan niya sa may kaliwa, isiyasuo. At saka si Saksa nga rito, tinin natin kung sinisimula na nga ba yung turtle, meron mukhang inautan lang. Aces in danger, yun lang. Mali ang pagkasalubong nga niya kay sa Escalera nga ron. Flash a turtle going to the side of Archangel. Ang ganda. Nakabawi. Nakabawi agad dito, Daddy 8, ang Team Archangel, no? Napaka ano eh. From error doon, kaibigan, na nagang si Pink. Nagplanon dito ang Archangel na kumuha ng trade. Pero ito na naman, kaibigan, ang payong di kagura na paggamit ng kanyang yinyang overturn. Pero si Pink, hindi pa nga yata mabiburst dito ng Team Nip CD. Ito na, Daddy 8, 5 minutes mark, 6-2 score, 1,000 gold lead dito para sa Team Archangel. Rin natin kung anong progress ng isang Claude. Pero wait a minute, there's a knock-up. Pero napilitan nga lang tumakbo si Chang dito. Ayun lang ang target nga rito dito si Mark Su. Abang sustain rito si Pink. Pero nasolo kill ng Benedetta. Oo, si Yasuo dun sa may top lane. Sa gitno pala yun. Medyo ano yun ha? Medyo nakakatakot yun. Kasi yung tipong ikaw yung bread and butter. Tapos mas solo kill ka nga dito ng Benedetta. Medyo kailangan mag-isip ka. Pwedeng lumipat ng lanes. Or samahan for the gang. Kasi parang feeling ko medyo lugi. Nalulugi dito kay Benedetta. Nalulugi dito etong si Hayabusa kay Sagitno. Uy, napagamit ng Electo. Oops, nasundan. Yun lang. Alam ni Saksa nga rito na walang final blow. Nakapag-gash pa nga rin Sagitno. Pero ginawa siyang shooting target. Pero yung huling sapak ni Joy Boy, yung papatay rito sa buhay ni Sagit. Oo, tinamaan ng magandang black eye dito. Oy, pero si Pink, kinagis na naman. Pink, purify lang naman. And Joy Boy dito, tamang front in na naman. Si Ace yata dito, nasa peligro. Samantalang sa bandang gitna, tansyahan na naman. Eto tropa, uy, circling eagle. Maladante gulapa na naman si Escalera. Pero eto si MM, balik na naman sa bush. Tago na naman mga tropa. Eto yung gusto ko, Daddy Ace, sa mga sa mga gantong klase ng laban. Makikita mo talaga dito, tinatawag na diskarte, patience talaga. Oo, talagang sync talaga sila na magkakampi. Talagang matagal na eh. Mm-hmm. Yung side ng Archangel eh. Pero nga lang, speaking of Eagle, no, Dante Gulapa, nakakamiss nga si Dante Gulapa. Ano ba tao? Hindi, ano eh, Eagle Dance ba yun? Ayun, kay Matilda naman, Circling Eagle. Saan kaya si Idol, no? Oops, Yasuo. Kung gusto kumuha ng objective, dinudge nga lang yung Falling Star Moon Grove. Ano mo na pagbalik yun? Oo, ginamit, minaximize na maganda-ganda yung quad shadow. In short, kaibigan, pinaasa lang si Esme na uuwi na. Pero papalag pa pala. Ito si MM dito, medyo nababawas-bawasan. Sinachane dito. Uy, yun ah! Uppercut left jab, right jab, hooker T. Hindi magkoconnect. Ayun! Nako, tinaser yata doon. Ng tropa natin guys na si ano? Si MM. Oo, na-execute. Pero Falling Star Moon, short para tamahan si Escalera. Pero the damage is there. Ang daming ang humabol. Here comes Yasuo. Pero naka-solo kill yung Claude dun sa may top lane. Off kill. Rito naman tayo sa may gitna. Grabe naman, Joy Boy, kailangan niya tumakbo with 1/4 life. Nadun nga rin si Saksa, kompleto yung kanyang buff. Habang si Pink, sinasalo lahat ng damage na kayang ibigay nitong ni Mark Super. Ang sakit ng auto attacks na meron nga itong si Saksa. Direct pa item check nga lang. Oh, but parang ano, parang walang shield yung Esme, no? Ay, kaya pala naka-deadly blade na kaibigan yung Hayabusa, no? Daddy eh. Oo, deadly blade with a BOD. Magandang or wise decision yan. Deadly Blade agad, parang nga doon sa shield na Esmeralda, no? Okay, kaya pala nagtaka ako sa kung parang walang shield yung Esmeralda, yung Hayabusa pala, no?
Ayun lang, nauna ng item. Ganda rin ang network eh, no? Yung Hayabusa at saka yung Claude nga rito. Pero let's see, there's a knock-up. Andito rin yung stun coming from the Matilda Press. The damage coming from Yasuo, na brought down na nga na agad nila yung Johed. 40 seconds in yata, naantay nila yung next turtle para sa side ng Archangel. Pero grabe yung combination. Nation nila dito, no? Oops, nakap sa dalawa. Pa, parang nakuyawil ka. 5,000? Pero ito, dadagdagan pa kaibigan ng kasamaan ng kapalaran sapagkat nakakuha na nga dito ng turtle number 3 ang Team Archangel ngayon. Ilan na yan? 6,000 na yung tropa. Medyo, oh. 5,000. Lahat ng objective sa kanila napunta, no? Tinatik ko kung paano sagot dito sa side ng NIPCD. Medyo na-shutdown na naman pala si Ace dito. KDA na 022. Medyo hindi na naman naging maganda Rico performance ng isang Lancelot. There's a final blow to dodge. Nag-aabang nga lang si Joy Boy rin sa may gilid. Pero ito na nga yung responde kaibigan. Ace is here together with Chang. Pero yun lang, nag-sticker lang si Joy Boy. Ang sakot ng combination ng pakito, Min. Si Joy Boy. Alam mo yung mga sidestep ni Joy Boy. Pero ito, shadow kill again. Kaya from Hayabusa, circling eagle, kinumbok dito na eskalera si Mike Suka. So nga lang ang problema, medyo matigas talaga si Esmeralda. Samang suntok ng pasalasala dito si Joy Boy. Pero kumukonekta, no? Oo, kumukonekta. Ayan, sakit. Ito na nga, mukhang masa-zone out sila. Habang si Pink may sariling laban nga rin sa gilid. Space provider nga lang para sa side ng Archangel. Pero let's see, mukhang mag-i-invade pa. Joy Boy umangat for vision para dito sa side ng Archangel. Pero let's see mga kaibigan kung paano magre-react. Ito side ng Ipsy D. Saka talaga ng combination, grabe. Yung CC, ang magpo-provide yung pakito. Yung damage galing kay Zaxa. Kita mo naman yung lalim ni Pink. Habang si Ace nakapag-turn rose pero hindi siya magiging ligtas. Ayun na nga yung apat na casualty para sa side ng Ipsy D. Tier 2 turret here in the mid lane is down. Meron pa silang isang kasamang kariton. Ito na nga, papapush na nga sila doon sa gitna. Inhibitor halos kalahati na nga yung buhay. Here comes sa git. Kinlear nga lang yung minion wave para hindi na madagdagan ng hindi na madagdagan yung damage ng tower para sa side nga rito ng red. Ang hirap ng buhay ng Ipsy D rito. Oo nga eh. Actually, hindi ko alam, tropa, pero wala eh. Gulpit gulat sila kay Joy Boy eh. Grabe mang gulpe. Pag alam mo, pag may mahawakan tropa si Joy Boy na isang hero, wala nang galawan tropa. Atras ka lang, atras kaibigan. And eto na nga, tuloy-tuloy, wala lang contestant sa objective. Lord level 1 is up. And I think Team Archangel wants a clear win. And mukhang sisimulan na nila to. Hindi ko alam kung kayang i-contest kasi pag kinontest, baka matalo kaibigan. Gaya ng, eto naman naman si Joy Boy kaibigan. Hindi na pinakontest, sinalubong ng agad. Ito na nga, turn rose ginamit. Halos ang dami nilang ibinitaw na skill dito sa isang Uranus. Pero nga lang si MM. Nakupo. Yung dapat magse-setup. Siya yung na-setup nga rito. Enjoy this then. That's an unstoppable streak para dito kay Yasuo. Mukhang pwede pa nga bang madamay rito si Marcio. Pero sobrang puti. Ilan na wala yung kaputian. Pero ang ganda na pasokan ni Saksa with the blazing duet nga rin mga sir. Two casualty for the side of Ipsy D. Makatakbo lang ng bahagya etong si Mark Suwitis Esmeralda. Kaso yung inhibitor dun sa may top mababasag, nakuha. So what's the mid lane? Nako, delikado to. Lodi Kings ang core turret. Dinidilaan na ng Team Archangel. Ipsy D mga tropa, anong gagawin nila? Pero tamang depensa sa gitno dito, napagamit ng Electo. Saksa naman, tamang pre-hit lang naman. Nako, si Johed ang naging palaman. Grabe tropa ang laban. And I think, eto na, congratulations Team Archangel.